Gising! Gising! Gising, Pilipinas! Simulan ang umaga na puno ng impormasyon at mga balitang dapat mong malaman. Ang katawan ay igalaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia. Gising na. Bangon na. Gising Pilipinas. Atisyan na little partner ha, kasi nasanay tayo na nandito sa kaliwa yung bed. Oo. Inilipat sa kanan. Ibalik na lang natin kung ano ang pinapagkasa na yan. Ano sabi ni Kabayan? Partner, sobra naman. Okay naman yun. gising na, bago na. Oy, huwag kayong masanay na walang hindi, pasok na long weekend ha. May pasok mo po today. Ano, hindi ba pwedeng extended? No. Magtrabaho tayong lahat. Damay-damay to. Ngayon po ay Martes, June 18, 2024. Magandang gising, Pilipinas. Ako po si Alvin El Chico. Magandang umaga, mga kaserbisyo. Si Doris Bigonia po ito. Narito na unang bugso ng ating mga panggising na balita. Isang sundalo ang nasugatan matapos magkabanggaan ang mga barko ng Pilipinas at China malapit sa Ayungin Shoal. Nagsagawa ng medical evacuation para sa nasugatan sundalo na kabilang sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Chinese Coast Guard, hindi pinansin ng resupply ship ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang babala, kaya nagkabanggaan ang dalawang barko. Gumamit din ang China ng control measures laban sa barko ng Pilipinas dahil sa sinasabing illegal na pagpasok sa kanilang teritoryo. Pero ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, mapanlin lang ang inilabas na pahayag ng Chinese Coast Guard. Nanindigan din si Colonel Padilla na lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa illegal na pananatili ng mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Zoom out daw, sabi. Samantala, tiniyak naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na patuloy na lalabanan ng Armed Forces of the Philippines ang illegal at agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Hindi talaga matatapos yan hanggat nandyan ang barko ng China, partner. Kaya ako'y nananawagan na lahat ng mga involved dyan, zoom out naman! Patawagan lahat, mo nga yung Armed Forces. Kausapin natin yung Armed Forces of the Philippines. Lahat ng mga involved dyan, kalma lang po tayo. Dahil pagka meron pong isa na nagsimula, alam mo yung tawag doon, partner, nag-trigger at kaguluhan. Diyos ko po, isipin po natin, ang laking kaguluhan yan, ang laking violence. Eh, tingnan mo yan, nagkabanggaan na. Tapos yung press release dun sa kabila, hindi, binangga po kami ng liit-liit ng barko kumpara sa barko ninyo. Tsaka, ano ba? Hindi sila nakinig eh. May warning kami. Paano nga maliit maririnig nung maliit na ganito lang, Paano kayo maririnig? Kapranggot. Kapranggot. Ay, nako. Kaya ang ano dyan, ang susi dyan sa ngayon ay talagang restraint. Tama ba? Restraint. Kalma lang po. At pagka dahil mag-isa mayroong uminit ang ulo dyan, huwag naman po sana. As in, nasasabi ko yan kasi partner na pinapanood ko sa Netflix yung Hitler and the Nazis. Hindi po natin gugustuhin yung ganyan. Yung konting mitsa lang? Mitsa. Magiging diba? Mitsa. Posibleng maharap sa reklamong human trafficking si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Paliwanag ni PAOK spokesperson Winston Casio na may pananagutan sa batas si Go dahil sa kanyang partial ownership sa lupain ng Baofu Land kung saan itinayo ang Pogo Hub ng Zunyuan Technology. Sinabi ni Casio na malinaw sa anti-human trafficking law na may pananagutan sa batas ang mga may-ari ng lupain o properties kung saan nangyari ang human trafficking. Lagot kayo. Bukod anya rito, pinag-aaralan din ang pagsasampa ng reklamong money laundering at iba pang mga kaso laban kay Mayor Go. Una nang sinabi ng PAOK na isa sa pinal ngayong Linggo ang mga kasong isasampa laban sa suspendidong mayor at iba pang mga kasabwat. Umano
nito. Asa na ba si Mayor? Andyan lang. Oo, andyan hindi lang naman na detinado. Ay, hindi naman. Wala pa namang kaso eh. Suspendido lang. Oo, suspendido lang. Preventive suspension. Oh, yun, preventive. Andyan lang sa ali-aligid lang si Mayor sa ano partner. Nagpapanganak pa rin daw ng baboy. Hindi, tapos na yun. Mayor na siya eh. Ayaw. Ang dami na niyang ginagawa sa buhay. Busy na siya. Maganda-maganda umaga sa iyo, Ginoong Richard Merck. Gising na gising na. Ganon din si Teddy Kuwa. Bang, aga gumising ni Ted ngayon ha. Ganon din si Grace San Mateo. Ay, Grace ng San Mateo. Ayan. Ay, ano ba? Grace San Mateo pala. Sa Cavite siya ngayon. Ayan. Wow. Good morning. Naalarma si Senator Risa Ontiveros sa posibleng koneksyon ng dating Deputy Director General ng Technology Livelihood Resource Center o TLRC sa operasyon ng mga illegal na pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga na ni-raid ng mga otoridad. Hinatulan ng Sandigan Bayan ng 26 na taong pagkabilanggo si dating TRC Director General Dennis Cunanan dahil sa pagkakasangkot nito sa pork barrel scam. Parang naalala ko nga yung Cunanan na ito dati pa. Yung panahon ni... Cunanan? Hindi, yung Napoles. PDAF. Naalala ko yung pangalan niya. Meron pa din Cunanan. Andrew Cunanan. Iba naman yun. Pang fast food naman yung sinasabi yung mo. Pumatay. Iba yung... Oo. Versace yun eh. Iba yun. Si ito yung Cunanan. Naalala ko yung pangalan niya sa PDAF scam partner. Okay. Sinabi ng chairperson ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality na umakto si Cunanan bilang isa sa mga authorized representative ng Hong Sheng Pogo sa Bamban at Lucky South 99 sa Porac. Base sa mga dokumentong nakalap ni Ontiveros, 2 beses sinulatan ni Cunanan si dating PAGCOR chairperson at CEO Andrea Domingo at nagpakilala bilang kinatawan ng Hong Sheng at Lucky South 99. Ipinapakitaan niya rito ang koneksyon ng mga pogo sa Bamban at Porac at posibleng ipatawag ng Senado sa susunod na hearing si Cunanan. Nilinaw naman ni Cunanan na kinuhang kanyang serbisyo ng Hong Sheng at Lucky South 99 bilang independent consultant para may rehistro ang pogo operations. Legal at nakarehistroan niya ang naturang pogo at walang record ng illegal na aktibidad noong panahon na kinuha ang kanyang serbisyo. Dagdag pa ni Cunanan, matagal na siyang walang koneksyon sa pogo at malinis ang kanyang konsyensya. Sa totoo lang, hindi lang ito si Cunanan yung may connect sa pogo. Ang dami pa po nila. Marami pong kumita dyan sa pogo na yan. O kita mo yung pangalan ni dating presidential spokesman Harry Roque, lumutang doon, may papeles, may mga dokumento. Doon? Bakit natagpuan yung mga dokumento doon sa isang pogo? Ay, hindi ko rin nga maintindihan. Diba? Trending ngayon ang lolo mo. Trending si... Tignan nyo yung Twitter. Trending yung lolo nyo. Sobrang trending siya dahil sa panyanyari ngayon. Ang meron lang naman akong question doon. Wala akong question kung ano yung ano mo sa personal. Kung anong trip mo sa buhay mo. Bala sa buhay mo. Kanya-kanya naman tayo ng trip. Oh. Pero kung kanyang, kasabi ko nga sa partner, di ba, ang fresh graduate, ang kanyang, anong tawag, salary grade pagpasok niya, 30,000. 30,000 lang ba? Oh, fresh, fresh graduate. Pag fresh. Fresh. Pag hindi fresh. 10,000 lang. Ang pero ito, one pip. Pero ito, hindi naman fresh. 54,000 san ka pa. So yung sinasabi mo, yung issue naman din talaga doon, wala tayo sa trip ko, ano man yung trip niya. Yung issue doon is yung paggamit ng pera ng bayan exactly para sa yung executive assistant. Oo. Kasi ang kanyang excuse ay may sakit siya. Ano sakit? Diabetes ba yung siya? Sakit niya? Oo, ako din diabetic din. Ay, ba't yun ang dadalhin mo? Dahil hindi nurse o someone with medical know-how. Eh, beauty pageant contestant pala yun. Oh. Pagka po kasi nakikita ko siya, bumababa po yung sugar ko. May ganun ba, partner? Kasi ayun ang problema namin kami, mga diabetic. Kailangan namin ibalanse yung sugar. Pagka sobrang mataas, masama. Pag bumaba, masama rin. So, kailangan namin ng beauty pageant contestant. I think yun yung issue. At tinan mo, trending. Kaya nga. At nakita mo, partner, ang babastos na mga entry doon, Susmar Joseph. So, ngayon, alam nyo kung paanong mabastos exactly ng mga netizens. Correct. Na ginawa nyo rin dati kay dating Senador Laila Dali. Pinagpiestahan nyo yung Ali. Pinagpiestahan si Dali. Ngayon, kayo naman ngayon. Now you know how it feels. At hindi lang yun. Diba? Tsaka yung mga iba pang mga binanatan ninyo noon, na itago po natin sa pangalang ABS-CBN. Ay, ba usapin naman yun. Ano, prank case kasi yung partner. Pero yung
Kaya nga, siguro yung mga lumalabas sa mga bunganga natin, pakatandaan po natin, forever po yan nakaukit. Iba yung panahon ngayon. Kaya ngayon, nakikita natin, pinicturan ko nga partner para merong resibo. Sino pinicturan mo? Yung ano, Mr. Supranational? Oh. Ano pinicturan? Ay, diabetes ka ba? Diabetes ako. Baka sakaling gumaling. Ayan na. Pag hindi ka gumaling, ha, manda ka sa akin. Eh kasi pare, ayun pa ang issue doon, sinama abroad. Dadali mo rin abroad? Hindi ako gagasta ng pera ng bayan para sa ganun. Wala ka naman sa gobyerno. Yun na nga. Ang pinaka, ano pa yan, tanong pa yan. Siguro dapat natin tanongin din yung mga Malacanang reporters. Nakikita nyo ba ito? Kasi pagka bumiyahe po si Harry Roque noon, presidential plane. Ah, ganun ba yun? Oo, nakikita ko siya, presidential. Ah, hindi, kasi presidential spokesman siya. Exactly. So, may karapatan naman siya doon sa presidential plane. Eh, kailangan ko rin po nitong aking gamot sa diabetes. Presidential plane din. Ano ka ba, past is past? No. Meron po mga pagkakataon na past is past. Move on tayo. Pero po ang pag-uusapan ay kapakanan ng bansa at kung paano ginamit ang pondo natin. Tayo po yan eh. Pinaghirapan natin yung taxes na yan. Yun ang issue doon. Yung paggamit ng public funds. Exactly. Kung may pagkakataon mang ganun, yun ang dapat tutukan. Hindi yung kung ano yung trip niya. Yan ay, yun na. Ay, wala tayong pakilam doon. Yan yun na yun. Baka nga pwede natin kumuha tayo nga ng tips kung paano gumaling ang diabetes. Bilisan mo na! Ay, ako ba? Nagtaas na po ng halos 2 piso kada litro ang presyo ng produktong petrolyo. 1 peso at 75 centavos kada litro ang dagdag presyo sa diesel, habang 85 centavos naman sa gasolina. Ang kerosene, 1.90 kada litro ang itinaas ng presyo. Nagmahal ang presyo ng langis sa world market dahil sa kaguluhan pa rin sa Middle East at ang nangyari kay Harry Roque. Ay, wala, walang ganun. Ay, wala ba? Sorry. Invento muna lang. Sorry, invento. Maganda umaga sa iyo, Dr. Mario Festin. Nakauwi na ang 21 tripulanteng Pinoy na nakaligtas sa drone attacks ng mga Houthi rebels sa MV Tour sa Red Sea noong Miyerkules. Pero hinahanap pa rin sa ngayon ang natitirang Pinoy na pinaniniwala ang natrap sa loob ng engine room ng barko. Kawawa naman ito. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa kaanak ng nawawalang tripulante at gumagawa rin mahakbang para makatulong sa pagsagip. So i-congratulate natin, partner, yung Department of Migrant Workers sa timely help, timely intervention. Kahit pa paano, nakabalik na, partner. At ang kapitan, babalik pa rin daw siya sa dagat. Bakit? Eh, kapitan siya. Ganun talaga, partner. Okay. Ibig sabihin, ano siya, bata pa siya. Kayang-kaya pa eh. Ganun ang mga Pilipinong marino. Correct. O kahit may traumatic experience, babalik at babalik, partner, sa gusto nilang trabaho. Kasi pinananaig nga po ay ang pagtatrabaho para sa pamilya. Correct. Para umusad po ang ekonomiya ng kanilang pamilya. Correct. Hindi po ng kanilang pansariling. Oy, isa na lang. Isang direct na lang. Kapag po ba tumaas ang sugar ko, pwede kong tawagan yun? Pwede po ba pumunta sa bahay ko yun? Hindi ka ba makaget over? Hindi ako makabubon talaga. Sa totoo lang. Kaya trending eh. Ayan na. Next. Ano ko lang, partner, noon kasi kung gaano kasakit mabash ng mga netizens. Yeah. Alam ko yung feeling eh. Yeah. Sobrang ano na binabalahura ang pagkatao mo. Ganun hindi lang talaga. Ikaw, pati yung pamilya mo. So ngayon, Harry Roque ang kanta ko na lang. It's your turn. Alam mo, Connie Reyes. Hindi ba ganun yung theme song ni Connie? Connie Reyes on camera. Yon, oh, Can. On camera. Can Productions. Can Productions. Eh. Parang Constancia. Angeline. Angelique ba? Nubla. Angeline. Nubla. Oh, yan. Oh. Taga Merinol yan. Merinol. Nanay ni Mayor Bico yan. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda na ilong. Nagpaayos na, maayos na nagpalaki ng... Akala ko nagpaayos ng ilong. Wag, ganun. Walang pinakaayos si Ma'am Connie. Maganda kayo ng ilong. Maganda yun. Morning, Ma'am. Governor. Morning, Ma'am. Napili ng Philippine Olympic Committee ang mga Pilipino boxer na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam bilang flag bearers ng Team Pilipinas sa 2024 Paris Olympic Games sa susunod na buwan. Susunod na buwan na pala yun? July yun, partner. July, summer yun. Summer yun. Lalong iinit doon.
Sa Paris. Oo. Mainit. July. Oo. Oh, July pa yan. Hindi na ako pupunta. Mainit pala. Huwag ka doon pa na. Sa totoo lang, nuknuka ng init. Unless willing ka talaga maghubad kasi naghubad, nagtatopless sila sa park. Ay, and they don't really mind. Oh. Hindi ako pwede maghubad. Diabetic nga ako. Kaya nga, unless you're willing to do that, kung pumunta doon, nuknuka ng init. Oo, madam. Mm-hmm. Tsaka ano, baka naman sali-saring amoy na kayo doon. Pwede. Pwede. Mm-hmm. Kapwa silver medalist noong Tokyo Olympic Games, sinapaalam at petisyon na kabilang sa 15 Pinoy athletes na maglalaro sa Olympic Games. Nakatakda ang pagbubukas ng Paris Olympic Games sa July 26. Ayan. So more than a month ago na lang, partner. Ah. Magandang umaga din kay Dr. Angelo Libro. Ba't ang mga doktor ang agang gumising, ganyan partner? Ganyan talaga mga doktor. Madaling araw pa lang kasi yung may mga pasyente sila na nangangailangan na ng kanilang mga advice. Doc, BP nito yung si pasyente ganito, ganyan. Tawagin mo yung ano, yung caregiver ni Ari Roque. Hindi dapat pala. What? Di dapat pala ito yung ano, ito yung dinala ni ano, former secretary Harry Roque, doktor. Oo. Para ito dapat manage. Kailan baka mas mahal ang talent fee? Pag doktor ang galing mahal mo. Talaga yan. Mahal, di ba? Magandang umaga sa iyo, Arnold Salvador. Good morning po at magandang umaga din po kay Benison Estarreja, ang ating PAGASA weather forecaster. Benison, good morning. Good morning, Benison. Good morning po, Ma'am Dori, Sir Alvin, and good morning din sa ating mga tagsubaybay. Ba't hindi si Benison ang dinala niya sa ano, sa abroad? Oo. Oh. Kasi Benison daw, iba naman ang expertise. Ano naman ito? Masahe. Ba't alam mo, Ma'am Doris? May paalam. So wala ka masyadong alam, Benison, sa mga diabetic? Wala kang, oo, hindi ka marunong mag-take care? Wala naman po. So hindi ka pwede. Just wala yung hindi, hindi ka pwede. Hindi kasi ka pwedeng galing. Kailangan mo yun, partner. Basic yun eh. Titignan mo yung BP, yung blood sugar ng pasyento. Ay, malay mo, marunong din si Benison yan. Tusok-tusok yun eh. Marunong ka bang magtusok, Benison? Hindi. Pagdating sa mga ano, blood sugar, hindi po eh. Aha. Ibang klaseng tusok. Alang ang gawin natin. Let's make tusok-tusok. The fishball. Oh, siguraduhin mo lang ha. Oh. Benison, mag-report ka na nga lang si Doris kasi kung ano-anong tusok ang alam nito eh. So sa ngayon po kasi, meron pa rin tayong habagat bagamat hindi na ito kalakasan sa ngayon. Ang pinaka-apektado po ng mga pag-ulan ay Palawan pa rin, Occidental Mindoro, Zambales, and Bataan. So meron diyang mga paminsa-minsa mga pag-ulan po at mga pagkilat pagkulog. Kaya mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Other areas, kung mapapansin nyo sa ating data satellite animation, itong natitirang bahagi po ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Partly cloudy to cloudy skies, umaga pa lamang at may chance na rin po ng mga saglit na ulan. Kung sa western side, itong Western Visayas at Zamboanga Peninsula, apektado din po sila ng southwest monsoon habang natitirang bahagi ng ating bansa, may mga localized thunderstorms. So kung dito sa Metro Manila at itong northern and central Luzon, for now, mababa pa naman yung chance ng mga pag-ulan. Pero pagsapit ng tanghali, madalas na yung mga makulimlim na panahon and then may mga 2 to 3 hours ng mga pag-uulan at mga thunderstorms. Kahapon yung yan, temperature lakas natin mananatiling... Kahapon malakas yung ulan, no? Bago yung temperatures mo. No? So ganyan ulit mamaya, may chance of rain. Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi siya yung katulad po as yesterday, pero at some point talaga ng tanghali at sa kahapon may mga ulan. Pero makulimlim sa labas, Benison, eh, no? Sana kulimlim nga lang. Mm-hmm. Kahit wag nang umulan, basta may kulimlim. Makulimlim, medyo mahangin-hangin, yung mga ganyan. Oo. Ito bang... Ang nakikita po natin... Oh, sige, go ahead. Yung mga cloudiness kasi nasa may western side. Opo. Ayun. So itong mga ganitong klaseng panahon natin, Benison, ito na ba yung masatawag natin na cuddle weather? Hindi pa, init-init, cuddle-cuddle ka dyan. At mga ngailangan na ba tayo ng caregiver? Ako, hindi pa. Hindi pa, Ma'am Doris, kasi ang peak kasi ng habagat po ay July at saka August. Diyan mas madalas yung ulan. Yan. Ngayon, partner, ano, lagkit season pa rin. Ayoko na malagkit. Lagkitan pa rin. Ano, ano, Benison, ano, malagkit ang weather. Lang. Sa totoo lang. Pwedeng Bunting... pagkain lang yung malagkit. Oy, sumasakay. Yan, sumasakay sa kay. Mukhang game sa asaran.
Hindi, pero sa totoo lang, konting lakad, konting effort lang, may pagpapawisan ka. Totoo. At doon papasok silang kitan. Hindi, kahit hindi ka na nga lumakad eh. Kagaya ko nasa kwarto, nasa kwarto lang, lumabas lang ako, wala nang aircon, di ba? Pagpasok ko, ang lagkit. Malagkit. Ganun talaga. That's why I want to go take a bath again. Then it's on, and like, let's take a bath na kasi it's lagkit. Eh, kaliligo ko lang din po. Paano yung pinupuka? Parang sinabi, wag po. Sige, maraming salamat, Benison. Thank you, yung temperature, hindi mo natapos. Ay, nga pala. Po, yung temperature natin for Metro Manila is hanggang 34 degrees but yung heat index posible pa rin umakyat po sa 42 degrees. Oh. And pinakamatataas pa rin yung heat indices natin po sa may Cagayan Valley, Central Luzon, and Ilocos Region. 42 lang naman ang todo for today. Apo. 42, saan yung 42? Cagayan Valley. Yung sa Metro Manila po, yung heat index is 42. Ah, other areas po, 42 to 46 degrees. Ay, may 46 wow. pa rin. Oh, meron pa rin 46. Pa rin. Ano yung 46, Cagayan Valley? Did you say? Po, yun pa rin yung mga Tugigaraw, tapos yung areas po ng Nueva Ecija, mataas. Mainit. Pangasinan. Di ba? Yung Pangasinan, oh, mainit pa rin. Meron din yung palagi sa listahan. Okay. Thank you, Benison. Ha? Maraming salamat. Ha? Maraming salamat. Salamat din po. Thank you. Si Benison Estarreja, ang ating Pag-asa weather forecaster. Siyempre, alam na natin kung ano ang hudyat niyan. Diyan, mag-uwihan na tayo. Excuse me po, Christian Yusores, anong may job fair? Saan ba yan? Yes, Alvin Doris, attention sa mga job seekers, lalo na sa mga gustong magtrabaho sa mga ospital at gobyerno. Magbubukas ng malawakang job fair ang Department of Health sa buong bansa ngayong araw hanggang June 20, Huwebes. Dito sa Metro Manila, idadaos ang DOH Job Fair sa DOH Central Office sa Tayuman, sa Dr. Jose Favela Memorial Hospital at labindalawang iba pang DOH hospitals. May mga itinalaga rin ospital sa ibang rehiyon kung saan idadaos ang nasabing job fair. Ayon kay Health Spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, higit 2,600 bakanteng posisyon ang bubuksan sa iba't ibang salary grade at mga trabaho sa mga DOH Centers for Health Development at mga DOH Hospitals at Medical Center. Payo sa mga lalahok sa job fair na magdala ng mga kinakailangang dokumento gaya ng resume o curriculum vitae, certificate of employment sa mga dati nang nagtatrabaho at iba pa. Para sa iba pang detalye ay maaaring tumawag sa DOH hotline na 8651-8700 local 4212 at 4213. Ayon sa DOH, ang job fair ay bahagi ng mga aktibidad para sa nalalapit nilang anibersaryo sa June 23. Christian Yusores para sa Teleradio Servisyo. Thank you! Maraming salamat, Christian Yusores. Next partner, next! Nico Bagsik! Ano itong pagbarila na naman sa taytay? Nico! Ba't may parang tumutunog-tunog? Nico! Ay, nawala. Nico! Nico. Ayun. Ay, wala, parang kinuha ng alien. Parang may tok-tok-tok-tok. Sige, mag-adlib kami ha. Abulin natin si Nico bago tayo mag-commercial gap. Babatingin ko lang muna, partner, yung isa pang maagang gumising na walang liwan kung hindi si Cesar Aparicio. Si sabi Cesar. Niya, mahirap pag-diabetic. Bawas sa rice and carbo. Good morning. And breakfast pa naman, partner. Masarap may sinangag. Ay, oo. No? Ako lagi ako pero, sinangag. Pero sinasabi naman ata sa mga diabetic, hindi naman sa hindi pipwede. Huwag lang lamon. Oo. Kasi saka, minsan, pagbitin ka sa rice, parang may kulang. Totoo you know? Naman. Tsaka hindi mo naman po pwedeng kagaya, no? Kumain ka sa tanghalian ng kare-kare. Oo. Hindi po pwedeng walang rice yon. So para lang makapawi ang craving mo, pwede kahit naman. Siguro mga limang kutsara. Pwede ba limang kutsara? Pwede. Oh. Magbabalik pa rin po ang Gising Pilipinas! Boses nagigising sa umaga, Alvin El Chico, Doris Bigonia, Gising! Gising! Pilipinas! Magandang umaga po sa lahat na maagang gumising for today. In preparation, dahil ngayon lang po kayo babalik ng trabaho, o ano pang inaantay nyo magsipag-sipagan? Wag lahat ng pwedeng gawin ng maaga, gawin na ng maaga. Oo.
Wag na po kayong tatamad-tamad. May pasok na po talaga. Yan po ang masaklap na katotohanan. Eh, ang incentive nyo naman dyan, may pambayad kayo doon sa Meralco ninyo. Dumating na ba? Hindi pa rin dumarating yung Meralco ko. Hindi pa. Dumating hindi na po ba ang inyong bill sa Meralco? Ay, naabangan ng lahat kasi excited ng lahat. Halos 2 pesos per kilowatt hour po ang reduction, hindi yun ba? Siyempre, excited tayo lahat pa paano matatranslate sa bill natin. Pero ako usually dumadating bill ko, 14. 14, tama. Camille, may bill na ba kayo ng Meralco? Dumating, wala din. Wala. Anong araw kaya darating yun? Siguro pinakinggan din ako eh. Yung bill namin, dinerecho kay Gijo Saldarriaga. Paano ka magbabayad kung wala kang... Willing na raw sa partner na magbayad ng willing bill. Naman tayo di lahat. Ang problema mo kasi dyan, baka magastos. Exactly. Di ba nagsusubi. Nagsusubi ka. Oh, hindi to, para sa bill ito ha. Oh. Tapos natukso ka ngayon dahil biglang may sale, nag-add to cart ka. Kaliwat kanan yung mga sale partner. Baka magastos po ninyo. Hindi po, baka sabihin, hala, wala kaming bill ng June. Hindi po, parating po. Wag po kayo at saka kung ano man po yung ang galing ko mag-sermon, pero kung ano man yung matitipid natin ngayon June, isubi pa rin natin kasi sa July andun po, pwede, dapat natin idagdag yun doon. Kaya ako, hindi ako nakakagaya. Ako, partner, zero talaga pagtitipid, pagsisave. Mahina ako sa ganyan. Naku, partner, kailangan mong magtipid. Kasi hindi natin alam, pag habang tayo'y nagkakaedad, nalabas ang lahat ng mga sakit, sa totoo lang, nalabas kapag nagkakaedad ka. Mm-hmm. So, kailangan talagang paghandaan. Bakit nung sinabi yung nagkakaedad ka, talaga namang ang bigat ng pagbigkas mo, tapos nakatingin ka sa akin. Nakita mo ba yung clip dyan sa social media, partner? Ako, saludo ko kay Vice Governor Pineda ng Pampanga. Ganyan. Parang nanay, partner. Sinirmunan lahat ng mga which is tama lang din po dahil paanong nangyari yun na nakalusot sa inyo ang napakalaking operasyon ng Pogo Hub na nasa bayan ninyo. Exactly. Nasabon yung mayor. Mm. Nasabon yung in charge sa permit. Nasabon yung lahat, partner. Sinabon. Sana para kayula. Para siyang nanay talaga na sinisermunan yung mga anak. Sumasagot-sagot pa. Ay, hindi. Tama yun. Ano ba naman ang sabi ng mga nasermunan niya? Baka naman sinabi, Mayor, kayo po pumirma. Hindi nga. Kasi nga Vice Governor ngayon. Si former Governor Pineda. Siya ngayon yung presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Ay nagalit na ngayon yung ali kasi tama nga naman po, nakakahiya. At saka ang laking kasiraan yan na nasa ilalim ng mga ilong ninyo, dyan nag-ooperate yung lahat ng illegal. Yung bayad, yung parang amilyar. Amilyar nga ba yun? Business tax, ang binayaran, mahigit 4,000 pesos. What? Sa bilyong-bilyong pisong kita, partner, ang binayaran. Kaya lalong nagwala ngayon si Vice Governor. Natama yun, ma'am. Pagalitan yan. Sermonan yan. Sabunin, si Mayor, nasermonan. Nasermonan si Mayor, partner. Kasi sa totoo yan lang. Yan talaga aabutin ninyo. Kasi lahat naman po ng mga kalukuhan na gagawin ninyo, mabubuking at mabubuking eh. Ayan. Tingnan mo to sa Rappler ngayon, yung mayor ng Porac ngayon, ang sinisisi naman, pag-gor. Bakit naman daw? Yan, partner, pinaprint out ko rin. Sinisi ni Mayor yung pag-core dahil maliit lang daw yung tax payments. Kita mo, nagturuan na sila ngayon, partner. Nagturuan sila kung sino dapat yung managot. Basahin mo yan. Uh-huh. Dahil maya-maya makakausap natin si pag-core chairman Al Tengco. Okay. Basahin mo yan ha, para may alam tayo. In the meantime, interviewin ko muna itong si attorney Janine Dapay Colingan, executive director po ng Philippine, general manager ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association of Philreca. Ito, partner, yung may Meralco. Ayun na ang tanong natin. Di ba may Meralco, malaking bawas. Ito mga electric cooperative sa probinsya. Saan katerba din ito, partner? May 100. Oo, pero pakaalalahanin natin kung hindi sila magbababa. Kasi sila yung nauna na puro brownout. Oo, diba? Pero remember, ang pinag-usapan lang natin, yung biniling kuryente sa spot market. Yon. Kasi pwede na yung kooperatiba, wala sa market eh. Yon. Pwede na may kontrata siya eh. Hindi ko talaga maintindihan yan, partner, kaya kayo mag-usap dyan. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Janine.
umaga po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Good morning, ma'am. Ayan, okay na pa na, nasa likod ni Attorney Janine. Ang daming co-op po, mga logo ng mga cooperative yung nasa likod ni Attorney Janine. Na-interview na natin siya, S.A.O. Palagi ko na-interview yun, partner. Ano? So, Attorney Janine, ang tanong ni Bigornia, kung may malaki-laking rollback or bawas singil sa Meralco, paano naman po sa mga electric cooperatives? Yes, Sir Alvin, magandang umaga po ulit. For the electric cooperatives, sigurado din ho naman na meron pong rollback din dahil nga doon sa order ng ERC na is staggered payment yung billing for June for 4 months. But as of now, Sir Alvin, we're still gathering the data from the electric cooperatives kasi gusto sana natin na maging accurate yung isasabihin natin sa ating mga member consumer owners. But meantime, Sir Alvin, we're still gathering the data but definitely katulad din po ng Meralco, meron din po talagang effect yan. Bababa po ang presyo ng kuryente for the month of for the coming months po. Ang worry lang po namin, syempre pag staggered po ito, ipapatong po sa mga susunod na buwan yung hindi po natin masisingil for this month. So, expect po natin na while mababa this month, baka may pagkakataon din po na tataas po for the succeeding months po. So, parang pareho din ng Meralco, ano, lalong-lalo na mga electric cooperatives na malaki ang kinuhang supply sa spot market. Yes po, Sir Alvin. Actually, yun po talaga yung worry namin, lalong-lalo na po yung mga member consumer member cooperatives namin na na-expose po sa WSM around mga 80 to 90% sa WSM. Opo, opo. Pero ngayon po, may mga, siguro sabihan natin kasi nationwide po tayo, no po? Pag meron tayong mga kababayan po dyan, pakisabihan nyo nga po kami, kung dumating na ang inyong bill, ibig bang sabihin delayed din yung bill? Kung delayed ka tayo sa Meralco, delayed din yung bill ng mga electric cooperatives, ma'am? Yes po, Sir Alvin, kasi may sinasabi pong ERC na dapat ang basis ng billing ngayon is sa final statement, hindi po yung preliminary statement para po maging accurate at wala po tayong over and under recoveries, lalong-lalo na nga po at binabantayan natin ang presyo ng kuryente na ipapataw natin sa ating mga member consumer owners starting June. So ang mga kooperatiba po, sinisigurado po nila na yung billing na ipapasa natin sa ating mga member consumer owners ay ang final billing. So, yung iba po, hinihintay pa po nila ang final billing from WSM. So, ibig sabihin, parang Meralco din, ang due date, hindi pwede na ang due date, ganun din sa dati kasi delayed nga yung dating eh. Dapat yung due date, urong din. Yes po, Sir Alvin. Automatic naman po yan kasi yung pagbilang po natin ng due date is based doon sa pagbigay po natin ng bill sa ating mga consumers po. Ano nga po yung araw nga po yan? Kasi sa Meralco parang 2 weeks pa yan, hindi ba? May palugit na 2 weeks. 2 weeks ba o 1 week lang? Parang 2 weeks nga, no? Sa inyo sa electric cooperatives, ang petsa ng bill, ilang araw bago ang due date? Yeah, may sinasabi po kasi yan sa Magna Carta doon sa due date natin ng due date. Say for example, upon receipt of the bill, meron po tayong binibilang na araw para po mag-due date po yan sa ating mga member consumer owners. At lahat po yan ay sinusunod natin, hindi lamang po ang Meralco, pero kasama na rin ho ang mga electric cooperatives, sir. Ayan. So parang na ganun din daw sila. Ganun din. Oo, so, meron ding mga electric co-ops na umasa ng malaki-laking bawas singil. Pero hindi pa alam ni ma'am kasi kagabi ko lang kinontrata yan. 100+ eh. Oh. 100+ yung electric co-ops. Pero I'm pretty sure ma'am yung Cagayno na interview namin last time, yung Negros. North Negros. No, ano nga ba yun? Noseco ba yun? Noseco po. Noseco. O yun, kasi malaki exposure sa market noon. Parang nag-anunsyo na yun na reduction sila eh. Mga 3 pesos. Meron din po, lalong-lalo na po dun sa part ng Negros. Hindi lamang po yan dahil sa staggered payment, pero dahil bumaba yung presyo sa spot market on the time na kumuha po sila. Okay. So tama ba ang diskarte, ma'am? Kung kayong tatanungin, ano, tama ba ang diskarte ng Energy Regulatory Commission? O parang hindi din eh, kasi parang hayahay ngayon ang buga o ang latay nandun sa July, August at September. O di ba parang pinakampante lang tayo ngayong buwan? Pero sa mga susunod temporary na buwan, na relief ang binigay tataas sa atin. At tataas pa rin po.
Yes, Sir Alvin, actually, ang binigay ng ERC staggered payment, ibig sabihin, hahati-hatiin mo rin yan, pero kokolektahin at kokolektahin pa rin yan ng mga distribution utilities. So, Oo. ang problema kasi natin ngayon, bababa this month, but the possibility of the next succeeding 3 months, tataas din po siya. Kasi kokolektahin at kokolektahin din po yan. So, sa ating mga consumers po, while mababa this month, huwag po tayong pakakampante dahil baka sa next succeeding months po, may mga medyo malaki din po ang itataas dahil ilalagay pa rin po natin yung mga hindi natin nakolekta for the previous months. Ganun din po talaga yun. Parang ganun lang din. Parang kumbaga ay binigyan lang tayo ng konting relief. Pero tama ba yung ganung klase na ipaparamdam sa ating lahat? Kasi nga, syempre parang, ngayon natutuwa tayo, wow, malaki ang binaba. Pero pag next billing statement mo naman, taas naman. Ang taas naman. So, parang, ano ba, what ba talaga, what? Mm. Diba? Kasi tayo, hindi natin alam ngayon kung paano natin ibabudget yan sa mga bayarin natin. Yun nga po, Ma'am Doris. Actually, marami ho kasing humihiling sa ating mga consumers na ganyan nga po na at least sana utay-utayin. Unfortunately, hindi po talaga pwedeng hindi kolektahin. Kaya ito po siguro yung naisip ng ating regulator na maging relief, temporary relief lang po talaga siya. Kasi kokolektahin at kokolektahin pa rin po ng distribution utilities kasama po ang electric cooperatives, correct, yung generation charge. Yeah, kasi ang ending attorney, parang ganito yun eh. Di ba, wala naman tayong ginawa. Tayo mga consumer, tama, wala tayong kasalanan na nagbagsakan yung mga planta. Tama. So parang ang ending ngayon, parang ganun pa rin naman. Ang consumer pa rin, tayo pa rin magbabayad, yung sasalo, tikim lang tayo ng reduction for this month. Parang konsuelo natin. Pero sa totoo lang, tayo pa rin yung sasagot o sumagot sa kapalpakan ng mga planta ng kuryente. Yan kaya na nagkaroon nga ng red at yellow alert. Hindi ho ba? Yes po. Ganun po talaga yung mangyayari, Sir Alvin. Kasi being sa distribution utilities naman po, sabi nga po natin, ipapasa lang po natin kung magkano po yung cost na pangbili natin ng kuryente na i-distribute po natin. Ano ang dapat mangyari para hindi na ganyan umiral ang klaseng sistema na bulok? Kasi wala naman po kaming kasalanan eh. Parang si Attorney Janine, consumer din naman yan. Hindi yan naman sa operator ng planta, di ba? Parang kumaga nasa ng hustisya. Exactly. Sa dulo, tayo pa rin po ang sasagot. Pinatikim lang tayo ng rollback this month, Attorney Janine. Yun po, sir. Actually, sabi nga po natin, kung sana ho yung batas natin, say for example sa IPIRA, talagang ma-review na ho siya para ho mabigyan ng long-term solution ang red and yellow alerts para hindi na ho siya mangyari sana. So yun ho yung clamor ng mga distribution utilities kasama ho ang electric cooperatives na sana ho reviewin na po yung mga provisions ng IPIRA para ho sa mga susunod na taon hindi po palaging may MLD or yung red and yellow alerts which really affected the member consumer owners at lahat po ng consumers ng electricity. Yan si Atty. Janine. Tama yun. Hindi yung palagi na lang yung consumer, di ba? Talagang nakaka-inspire pa na si Atty. Janine. Ang aga-aga, she woke up like that. Yes, talagang naman, get ready with me, ang peg niya. Lalo na, Mama, I like your lipstick, your shade of lipstick. Palaban ang ating mga lipstick, di ba? Andito ka na ba sa Metro Manila, Atty. Janine? Nasa taga Baguio partner yun eh. Ah, talaga ba? Dito na po ako, sir. Ana, sa Metro Manila na siya. Ready to work na kasi. Correct. Today is the first day of work. Sige, Attorney Janine, pa sa mga susunod na oras, pag meron na pong datos, para ibanggitin din natin sa report natin mamaya, anong electric cooperative Ayan. Or cooperatives ang malaki-laki din yung bawas kagaya ng Meralco. Ano po? Okay, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat. As soon as possible. Apo, maraming salamat, salamat po. Thank you, si Attorney Janine. Dapay Colingan, ang Executive Director po, General Manager ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association. Yung mga cooperative kasi partner, hindi yan kasing haba ng PC ng Meralco. Bakit? Tingnan mo partner, non-profit yun eh.
Ah, o kayong delayed okay, okay. na delayed yung bill. Oo, o ano ngayon yung panggastos nila kasi wala silang makukolektang bayad. Yun lang. Oo. So kawawa din sila in a sense, ano po. Yung Meralco, anday pera niyan. Oo. Hindi maubusan. Pero yung mga kooperatiba, paano yun? Delikading sila ngayon. Correct. O nabasa mo na ha, magkukumersyal ako sa ating pagbabalik ha. Makakausap natin ang chairman po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Aba, na si Ginoong Altenco. Partner, wala mo lang bumabati. Bakit? Kung may problema, walang bumabati. This is unusual. Ay, hindi, meron na pala. Ryzen Oryoke, good morning sa iyo, Ryzen. Paano meron ka? Professor M. Uy, gising na. Nandito na kami. Nice to watch you guys in the morning. Ang sakit lang sa ulo ng jet lag. Uy, nga pala, nare-request natin. Nagre-request yung pupunta. Camila, ano na nangyari dun sa request natin kina Teray-Taray at Professor M. Elsie Balion, magandang morning po. Boses nyo pala, imasaya na ang morning ko pampag good vibes kahit inis na inis ako sa kasinungalingan ng mga Chinese. Governor. Si Isaac Cute, ano ba kayo? Kapag matindi ang pangangailangan, kailangan ni... wag na po dating. Let's not go there anymore. Ganun din si Bev. Ba si Bev H may pa-picture partner? Anak wow, asan? Ayan, din mo sa ex-partner. Happy viewing to Hernandez ayan. Family of Maryland, USA. Kuya Manny and Ate Lynn Hakalan of New Jersey, USA. Lahat kami nag-aabang sa Gising Pilipinas na. Trending si... ayan na natin. Nag-comment na kami dyan. Governor. Si it's me, Jarif. Very true. Sakto ang attendance ko sa teleradyo serbisyo. Ayun. Oh, I see it's me, Jerif, ba yun, partner? Viewer natin yan si SRO. Nalala kayo ba? Yes, oh, yes. Wow. Ma'am Elsie Balion, good morning po sa inyo, ma'am. At si Marla Vergara, unang-una yan, ha. Good morning, Marla, from Vegan City. Thank you, ha. Go, partner. Sino ba itong nag-repost ng picture ko na ang ating costume noon ay mga Chinese tayo. Hindi ko nakita yun. Meron si Chinese character din yung pangalan na nakalagay. Okay. Karen Yap Ed Bai, utay-utay na bagsak kasi kung isang bagsak lang at mauubos na ang budget parang lang doon. Hay nako. Gusto niya utay-utay. Kasi marami pala nagre-request ng utay-utay. Hoy, happy anniversary pala sa 36th anniversary to ni Josie and Boy Katindig. Si Josie yung makeup artist natin. Happy anniversary sa iyo, sa inyo at Boy. Mabuhay ka. Kaya isa pala, kang isa kang martir at nagtiis ka kay Josie. Kaya ng 36 kaya pala pa din nagko-concert si Josie doon nung kahapon. Kahapon? Oh, may at kumakanta-kanta doon sa makeup room eh. At saka nakita ko meron siyang nilalabas na gown. Negligee pala. Hindi ka. Citro ah. Citro. Yan ang sinasabi ko. May mga sequin-sequin. May asim pa. Si Josie, ha? Maasim yung suka na ginagawa ni Boy Katindig. Ang sarap dun. Pagcor Chairman and CEO Altenco yan. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Magandang umaga si Attorney Joseph Pamitan ng DTI Masantos Yakabuasan Ed Sikayo. Amen! Ano yung sabihin ng partner? Masantos ka, amin. Blessed, happy new year. Nag-imbento. Okay na, maganda. Isa na lang. Sige, go. Bago si Sir Altenco. Sige, babatiin ko lang si Miss Saigon. Oh, Miss Saigon? Miss Saigon. Wow. Leia? Walang panama si Leia sa longga. Okay. Meron na itong wax sa ano rin, wax figure. Sa madam? Sa Tosod. Tosod. Natisod. Sheila Galgana Marcelo, isa Mami, kang alamat. Mami Sheila, maraming thank maraming you. Salamat napaka-thoughtful, partner. Very thoughtful. Sweet and thoughtful. Very sweet. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Alejandro Altenco, Chairman at CEO ng Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR. Sir, good morning po. Welcome back. Ang bilis naman. Naka-second time ugat na tayo. Magandang Pilipinas. Magandang umaga po. Yan. Doris at Alvin. Ayun, tama na po ngayon. Tama na. Ikaw pala. Opo, napatawag po kami. Hingi lang kasi kami ng reaksyon. Nabasa namin sa Rappler na para ang sinisisi nung alkalde ng Porac, kung saan po na-raid yung Pogo, illegal Pogo operations po doon, yung PAGCOR.
Pagkor daw lahat ang may kasalanan, sir. Bakit nung reaksyon niyo po doon? Una po, nagulat din ako kagabi nung nakikinig ako sa balita na yun po ang statement ng mayor ng Porac, Pampanga. Gusto ko lang pong ipagbigay alam sa mayor na October 2023 po, wala nang lisensya ang Lucky South 99. Yan po ay dating may lisensya tulad ng ipinaliliwanag ko sa lahat ng nagtatanong sa akin. Yan po ay nabigyan ng lisensya nung nakarang administrasyon ng PAGCOR. At nang matapos nga naming pag-aralan at obserbahan ang mga licenses namin na higit kumulang sa 300 noon, maikwento ko naman sa inyo lang. Opo. Ang Lucky South po ay isa sa naobserbahan namin na, na hindi po kumukomporme o hindi na sumusunod sa mga regulasyon ng PAGCOR. Kaya po minarapat namin hindi na when we nung ginawa po namin probationary ang status ng lahat ng licenses natin ay kagad po hindi namin binigyan ng lisensya. Naku, pumapangit yung signal nyo. Ano, Camille? Naputol si Chairman Altangko. So ang sinasabi niya, partner, nung kasagsagan ng operasyon nitong Lucky Eklat-Eklat na yan, sa Lucky South 99, hindi na yan legal. Wala na siyang permit. Wala nang permit. So pag wala nang permit, hindi na nga pwedeng i-monitor ng PAGCOR. Para yun ang gusto niyo sabihin. Oo. At pagka ganyan, wala ka ng permit, nag-operate ka ng illegal. Ayan, bumalik na. Sir, naputol po. Oh, pangit yung signal. Ano po? Sige po. Patungo sa isang pulo. Mobile kayo. Mobile ako. Pasensya na po. Pasensya na rin po. Ituloy nyo nga po. Sabi nyo walang permit. Opo. Wala na po. Kansilado na po ang permit yan. Eh, nakapagtataka rin paano nabigyan pa ng business permit noong 2024 yan kung wala na silang maipakitang lisensya na valid na nagmumula sa PAGCOR. So yun ang depensa po ninyo na hindi na napin pwedeng i-monitor yan kasi wala na nga yan sa listahan na ng legitim mo. Hindi na nila sakop. So kanino responsibilidad dapat yun, sir? LGU na. Kaya nga yan po ang aking sinasabi sa lahat, ang otoridad po ay binibigyan namin ng lahat ng iba't ibang informasyon na whether it's the PNP, immigration, the NBI, LGU, ang PAOK po, sinasabihan po yan, wala na pong lisensya yan. So, ayoko pong magturo, hindi naman tayo kamukha ni Mayor. Maliwanag lang po at gusto kong ulit-ulitin ito. Wala pong lisensya yan ang Lucky South 99 mula pa po ng October 2023. Correct. Pagka po pa ganyan, Sir Al, pagka kumuha ng lisensya ang anumang negosyo, dadaan kay Mayor, hindi po ba? Opo, pangalawa po, ito po mahalaga. Ano po? Yung estilo po sa Porac, estilo rin sa Bamban. Yung pong pinagkalooban ng lisensya ay wala doon sa pangkasalukuyang 46 na building. Ayun naman pala eh, Sus Mario. Ang lisensya po ng Lucky South 99, bagamat nandun din, is about more or less 500 meters away from the current 46 buildings na na-raid ng PAOK, na pinangunahan ng PAOK at ng mga otoridad natin. Sa Bamban, ganun din po. Nasa malaking compound sila, sa bandang kaliwa ay may lisensya. Yung sa bandang kanan na malayo, na mataas ang mga bakod, may gate, hindi po, wala pong lisensya yung mga yan. So, let us assume, noong mga panahon na una, na merong lisensya sila, iba po ang napupuntahan ng PAGCOR. Kaya po nung bandang huli, nakatunog na lang yung, nung kami po ay naghigpit na nitong administrasyon ko, natunugan na po ng aming compliance and monitoring and enforcement department na may kalukuhan pong ginagawa yung mga yan. Alright. Pero sinasabi rin po ni Mayor, kasalanan ninyo, kasalanan ng PAGCOR, kung kaya't kukunti lang o maliit lang yung nakukuha na taxes mula dito sa mga pogo na to. Bakit po naman niya alam na maliit po ba yung nung nag-restructure po ako?
Okay. Dahil yan naman eh, hindi na inabutan. 298 po nung inabutan ko yan. Nung 46 po eh, nung 298 po, ada kolekta ng pangkor dyan eh, mahigit 7 bilyong piso. Nung 46 na lang po, ada kolekta ko nitong as of end of 2023, 5 bilyong mahigit po na piso. Paano na ba niya sasabing konti lang ang nakukuha ng taxes niyan? Hmm. Ang munisipyo po ba niya nakakuha ng malaking mga buwis dahil dyan sa kanyang sa kanilang operation na yan? Sir Al, yung isang negosyante, tinan mo to ha, babasahin ko ano in toto sa Rappler galing ito. Sabi, Roberto Cruz, the previous owner of the Thai Court Royal Compound where the Pogo is situated, also blamed Pagcor. O sabi ni Cruz, earlier sold part of his property to Whirlwind Corporations which eventually leased the premises to Pogo. Sabi ni Cruz, yung Pagcor failed to monitor illegal activities there because it was them who go in and out of Thai Court. So, Mr. Cruz, ako po naman magsasabi lang, kung hindi po kami naging mahigpit, yan po ba di hanggang ngayon po may lisensya yan. Kaya nga po nung ako'y pumasok sa Pagcor, noon lang po kami naghigpit at noon lang namin nakitang hindi na po gaming ang karamihan ng mga ginagawang hanap buhay ng mga licenses ng Pagcor. Mm. O, dineklara ko pang probationary ang lahat ng may lisensya in September 2023. Okay, kung hindi po kami mahigpit, Mr. Cruz, dapat po hindi na namin, dapat po napagkalooban namin ng lisensya muli. Hindi nga po namin pinagkalooban ng lisensya. Ano po ang ibig sabihin nun? Naging mahigpit na po ang pangkasalukuyang administrasyon ng Pagcor. Apo. Pero teka muna, linawin nga natin, Sir Al. Kapag under, kapag lihiti mo yung isang Pogo operation, na hindi nga pala Pogo ang tawag na, no po? Internet Gaming License. Opo. Ang may karapatan lang bang pumasok at lumabas sa mga ganyang area ay Pagcor? O yung LGU may power sa totoo lang? Ang police may power to enter and get out? Opo. Definitely po, kung lihiti mo, ang Pagcor ay bilang isang licensee natin, ang Pagcor po ay may karapatang makapasok dyan. Pero hindi ko po alam kung bakit ang LGU ay walang karapatan. Meron po silang karapatan dahil sila po ang nagbibigay ng tao ng yung permit dyan, yung business permit. Ay, hindi ko... Di ba ho, bago ka tayo makakuha ng, hindi naman tayo basta-basta negosyante. Bago po kayo makakuha ng annual or yearly business permit sa LGU, hindi ho ba baski barangay clearance, hinihingan tayo. So hindi po pwedeng ituro ng LGU na hindi Pagcor na kasing pwedeng pumasok kasi dyan eh. Territoryo ng mayor yun eh. Oh, sa kanya hindi, lahat dadaan. Hindi kasi sabi ni Mayor Sir Al, hindi daw sila kasi pinapasok. Oh, yun ang kaya nagalit si Pineda, si Vice Gore. Sabi ni Vice, hindi mayor ka eh. Dapat sinalakay mo yan. Hindi papasokin, ibig mong ba sabihin pag alam nyo na, lalong-lalo na imposible hindi niya nalalaman na 1,000 ang foreign nationals na nagtatrabaho roon. O yun lamang may base na yan. Imposible hindi iniikot yung mga yan sa kanyang bayan. So, 46 na building po. Paano na itayo yung 46 na building na yun kung hindi naman na inspection din dapat yan ng municipal engineer's office. Oh, tsaka lahat ng mga permit dyan. Yung sa mga electrical nila, lahat yan. Sa LGU ka dadaan eh. Eh ngayon, pag hindi ka kumuha, dapat may poder ang mayor. Sugurin mo yan. Correct. At ipasara mo. Ako naman po, hindi local government official ngayon. Pero basic po naman yun. Tama. Tama. Ngayon, isa na lang, Sir Al, bago ka dumating sa destinasyon mo, nag-issue din ng statement yung Chinese Embassy. Ang sabi ng Chinese Embassy, umaapila sa Pilipinas, itigil nyo na yan, yung mga dating Pogo na yan. Anong reaksyon nyo po doon? Ako po naman ay simple lang ang aking reaksyon. Pagka po basta diniklarang illegal yan, lahat, pati ho yung lihiti mong may lisensya, ang paniwala ko po tutuloy po ang hanap buhay niya mga yan illegally. Mm. Ang ibig sabihin ko hindi po mapipigil na yung mga yan dahil wala na pong pupuntahan yung mga foreign nationals na yan. Kaya po ang pinakikiusap ko, yung lihiti mong may lisensya, kayaan natin maghanap buhay ng tama. Mm-hmm. At dyan naman,
eh ang pamahala nating pangnasyonal ay nag-generate ng napaka-laki rin namang kita. Ang computation ko nga ho, eh, imigit ko mo lang sa 20 billion pesos. Oh. Ang kinikita between PAGCOR and the BIR. O, ngayon po, kung hindi na ang pakiusap ko po sa mga otoridad, eh, talagang tugisin lahat ng hindi napagbigyan ng PAGCOR ng lisensya. Dahil yan na lang po ang paraan talaga para sila'y mawala na rito yung mga illegal na yan. Kung napapansin nyo po, ang nare-rate puro mga walang lisensya. Correct, correct. Yung pong lehitimong naghahanap buhay ay talagang namomonitor namin. They're all involved in gaming. Eh, yung pong mga hindi na nabigyan ng lisensya, lahat naman yun, criminal activities na lang talaga ang ginagawa. Yeah. So kayo po, napakalapit sa Pangulo. Ano po, hindi nyo irerekomenda kagaya nung si Senator Gatchalian. Yeah. Inirerekomenda kay Presidente. Senator Ontiveros, nirerekomenda kay Presidente. Kasi Presidente lang naman ang pinakamakapangyarihan na pwede magpatigil exactly. Yun eh. Kayo, as a close ally ako of the President, po, hindi nyo irerekomenda. Doris and Alvin, ang akin pong rekomendasyon ay yung lehitimo na naghahanap buhay, iyaan natin. O tapos yung pong mga illegal na walang lisensya, yan po ay dapat talagang at pinakikiusap ko talaga namang ginagawa ng lahat ng magagawa na ng PAOK, ng PNP, ng Immigration, ng NBI, ang magagawa para rin namang masugpunan itong mga illegal na ito. Ang paniwala ko po kasi, eh hindi ho maglulubay yung mga yan. Sabihin nyo nang sila'y ating pakakansila na at wala nang pwede. Aba, eh, saan po? Magtutuloy lang po ng mga illegal na hanap po yung mga yan. Okay, thank yung you, sir. Yung po ang paniniwala ko. Apo. Ay, pahabol ko lang yung tanong ni Marlon, kagawad Marlon Nacion. Ang punto naman niya, dapat daw po in-inform ng PAGCOR ang local government regarding the cancellation para antimano na ipasara agad. What do you say? Apo, eh, kami naman po sa abot ng aming makakaya na nagko-coordinate. Pero, more important po siguro, mas mahalaga, yung PORAC po ay dapat nagtanong din sa PAGCOR dahil dapat po ay bago nila nabigyan ng permit yan in 2024, Marlon, kagawad Marlon, ay hiningan nila ng lisensya ng PAGCOR. Okay. Mm-hmm. It's the other way around. Eh, di ba requirement po yan? Anong uri ng hanap buhay mo? O sasabihin nila, BP o gaming? O nasa na permit mo? Ano ba ang lisensya mo? Oh. O di PAGCOR, nasa yung lisensya mo ng PAGCOR? Oh. Ito rin ang ginawa yun. Kumbaga ano, kumbaga parang kapag kumukuha ka ng kahit anong mga dokumento mo, may clearance ka ba ng ganire? Oh. Diba? Okay. Oh. May clearance ka ba ng police? May clearance ka ba ng NBI? O eh, bakit yun eh hindi nila naganap? At ngayon ay tinuturo nila sa PAGCOR. Oh. So may negligence dito, Sir Al, sa panig ng LGU? Hindi ko po kasi alam kung anong hawak na papel ng LGU na pinakita sa kanila, yung may lisensya. Ayoko po magsabi may negligence sila. Hindi po ako, mukha nilang tinuturo ang pagkukulang sa ibang mga tao. Eh, hindi ko po nakikita anong hawak nila at bakit nila nabigyan ng business permit yun. Po. Ayun, sige. Pero isa po ang maliwanag dyan, kung may kasama po dapat sa naibigay sa kanila ng Lucky South 99 ay isang valid license ng PAGCOR. Okay. Nagpalit na po kami noong late 23, pati po uri ng papel na ginagamit namin dahil nga po yung logo napalitan dahil po dyan din eh. Para mawala na po yung mga fake na mga licenses. Pati po uri ng papel pinalitan namin para masugpo talaga itong mga illegal na may lisensya na to. Okay, thank you boss. Maraming salamat po, Sir Al. Maraming thank you, maraming salamat, sir. Man, ingat, maraming salamat thank din sa pagkakataon, Doris. Thank you. Bye-bye. Thank you po, mag-ingat Signong po kayo. Alejandro Tenco, ang chairman po at CEO ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Yan. O yan, partner, ha? So, malinaw na malinaw, partner, mukhang hindi talaga mawawala sa ngayon ang POGO, dating POGO na ngayon ay... IGL. Internet...
gaming licensees. O, tinan mo yung, napakalapit po niyan kay Presidente. Pag-inugil niyo yan, pahina, one of the best friends yan. Talaga, pero, o, di siyempre, ang ibubulong ni Altenco doon kay Presidente, matanggalin. O, basta legal. Basta legal. Basta legal. Pero ang punto ni na Senador Ontivero, si Senador Gatchalian, alisin na natin lahat yan kasi nagsasanga-sanga sa kasamaan. Yan. O. Eh, mukhang hindi matatanggal, partner. Kasi mas malapit to kay Presidente. Yun ay bubulong niya kay Presidente. 20 billion to. 20 billion? Yan. Billion. A year. A year ang kinikita. Dito. At saka, nakikita ko rin yung punto niya eh. Sige, tanggalin natin. Mag-underground sila eh. O eh, may polis naman eh. Para kayong polis natin. Eh, underground din yung polis. O eh, yun lang. O, di sino ngayon sisisihin natin, di ba? Yun lang. Maganda-maganda umaga sa'yo, Mama Corito Season. Thank you, ha. Pinapabati niya si Graciela Pables, who watches your show from Australia. Wow. Thank you, maraming salamat. Nice daw ng color ng blouse mo, partner. That is a green. Green kung green. O, meron ka ba? Si TJ Korea, nag-birthday din yata. TJ? TJ Korea na taga... Oo, na-miss ko na nga yun, partner. Taga Australia, TJ. Miss na kita. TJ, padala mo nga ako dito ng macadamia. Ako naman, koala. Isang sweet na pag-hello lang sa aking kaibigan na hindi... Ang tagal na namin hindi nagkikita nito. Carmina Constantino. Hi, Casey! Casey, kamusta ka na? Ang monitor ba si Casey? Lagi yan nagmo-monitor sa atin. Maganda umaga sa'yo, Casey. Tagal na natin hindi nagchikahan. Miss Beautiful. Yeah. Yan. Oh. Si Noel Maranan, Sir Alvin, good morning po. Hindi pa umuupo si Madam Doris online na po ako watching from Canada. Wow. Hindi ka pa, partner, naupo. Nandiyan na siya. Oo. Pero pagka nakaupo na po ako sa trono, doon sa banyo, wag na po kayong manood. Okay ka na. May Padawan, good Hi, morning. May. Pag good health or for health condition ang pinag-uusapan, iba talaga pag bit-bit mo ang maintenance mo. Pang-hype yan. Ayan. Akala ko tapos na yun. Hindi pa rin pala tapos. Parang gusto ko nga na gano'n na lang ang maintenance ko. Ang mahal-mahal ang mga gamot, partner. Kung meron naman palang gano'n, doon na lang ako. Ano? Arte. Bilisan mo, may newscast pa tayo, 7:08 na. Dori Ara Azares Banyas, good AM. Dalawang bungis-ngis na newscaster. Mm-hmm. Hindi naman kami masyado bungis-ngis. Makabungis-ngis ka naman. Seryoso, serious nga kami. Serious black. Ay, ito na ba ito? Oh. Bago? Kung okay lang sa'yo. Multi ko nang itapon. Muli po, magandang gising Pilipinas mga kaservisyo. Narito ko lang ang bugso ng ating mga panggising na balita. Hindi naniniwala si dating vaccine czar, Secretary Carlito Galvez Jr. sa umano'y secret campaign ng Amerika para siraan ang China at COVID-19 vaccine na Sinovac. Sinabi ni Galvez na wala siyang alam na secret campaign ang Amerika, lalo't maraming bansa ang tumulong sa Pilipinas nung pandemya para makakuha ng bakuna sa pamamagitan ng emergency use authorization ng World Health Organization. Sa report ng international news agency na Reuters, naglunsad umano ng kampanya ang US military para siraan ang China. Ganti umano ito sa paninisin ng China sa Amerika sa pagkalat ng COVID-19 virus at paglakas ng impluwensya ng Chinese government sa Pilipinas. Tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nawawalan ng interes sa mga balita. Huh? Oh, grabe yun pa. Parang ano ako, nalungkot ako sa talaga? Balita. Talaga? Ano ang umiiral? Marites? Marites, TikTok, entertainment. No, nakakalungkot. Nakakalungkot naman. Well, in a sense, siguro hamon din sa ating mga maumahayag. Yung mga nasa news. To make the news more interesting. Kasi hindi pwedeng maging stagnant. Correct. Tayo. Naipilit natin yung style na gusto natin dahil ibang henerasyon na ito eh. Sasabay tayo dapat kaya, sa... challenge, partner. Challenge. Sasabay tayo sa Agos. Correct. Sana nga ako. Una sentence pa lang. Oo nga eh. Tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nawawala ng interes sa mga balita sa kabila ng paggamit ng mga news organization ng social media para sa pagpaparating ng mga bagong balita sa publiko. Batay sa digital news report ng Reuters Institute, 46% ng mga Pilipino ang nagsabi na very interested sa mga balita na mas mababa kumpara sa 52% noong 2023. Ito na ang ika-apat na sunod na taong pabagsak ang news interest sa Pilipinas mula nang isama sa Digital News Report ang bansa noong 2020. 47% ng mga Pilipino ang nagsabi na umiiwas na makabasa o makarinig ng balita. Kasi dahil puro siguro negative. Ayaw na nila ng ganun. Yeah.
Lumabas din sa survey ng Reuters Institute na mas pinapaboran ng mga nakakaraming Pilipino ang pagkuha ng balita sa video sharing app na TikTok kumpara sa Facebook at iba pang mga social media. Ayun pala yun, partner. Dati kasi Facebook. Ngayon TikTok na. Okay. Base sa survey, mas pinapaboran ng publiko ang short news videos kumpara sa mainstream media at journalists sa mga social media platform. Kontra ang mga na-survey sa paggamit ng artificial intelligence sa pagpapalaganap ng balita. Ayoko naman talaga ng AI. Yeah. Pero yung mga ganun, SMS lang ang gusto ninyo, short format na lang. O sige, ito po ang balita, the end. But para mag-adjust tayo, but hindi tayo mag-live sa TikTok, Camille? But hindi natin gawan ng paraan? Yaman din lang na nandun sila nanonood, di ba? But hindi tayo mag-live dun. Paano mag-live ba din tayo sa TikTok? Diba? Pwede naman, tayo. Ano? Hindi mo kailangan sumayaw sa TikTok, partner. Oo. Maraming nasayaw doon. Pero ibig lang sabihin, yung platform kung saan sila nandoon ay TikTok. O, di lipat tayo doon. Pwede din siguro. Inaasahan po ng U.S. Department of Agriculture na muling mangunguna ang Pilipinas bilang rice importer ngayon taon. Ano, nakagulat-gulat pa ba ito? Hindi ba ang solusyon naman natin palagi ay import? Import! Oo, dahil sa pagtapyas ng gobyerno sa taripa ng imported na bigas. Sa pagtaya ng USDA, lulobo sa 4.6 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayon taon at tataas ito sa 4.7 million metric tons sa 2025. Mas mataas ito sa unang pagtaya ng USDA na 4.1 million metric tons ngayon taon at 4.2 million metric tons sa susunod na taon. Base sa data ng Bureau of Plant Industry, umaabot na sa 2.17 million metric tons ang naangkat na bigas ngayon taon kung saan mayorya ay mula sa Vietnam. Inaasahan ng gobyernong bababa ng 6-7 piso ang presyo ng bigas dahil sa pagtapyas sa taripa. Naiuwi na sa bansa ang mga 13 OFW na namatay sa sunog sa residential building sa Kuwait noong nakaraang linggo. Tiniyak ni OWA Administrator Arnel Ignacio na mabilis na matatanggap ng mga naulila ang benepisyo na nakalaan para sa mga ito. Iniuwi na sa Batangas at Pangasinan ang mga 10 ng mga OFW. Bukod anya sa tulong ng DMW at OWA, nakatanggap din ng tulong ang mga naulila mula kay House Speaker Martin Romualdez at Senador Rafi Tulfo. Nagpadala rin ng tulong ang Manning Agency at Kuwaiti Government para sa mga naiwang pamilya. Samantala, nagpapagaling pa rin sa paggamutan sa Kuwait ang 2 OFW na kritikal ang kalagayan matapos ang sunog. Magandang umaga po kay Mariel Takaoka. Ohayo gozaimasu. Tokyo, 20 degrees. Heavy rain. Huh? Oh, heavy rain, partner. Ha? Masayang umaga ko dahil sa inyong dalawa kahit na ulan. Oh, very good. Very good. Maraming salamat. Meron ka, partner? Teka lang. Tingnan ko ang aking ex. Oh. Wala eh. Eh, partner, merong balita kasi nung isang araw na yung mga manghingisda dyan sa Laguna Lake ay nagre-reklamo na hindi sila kinonsulta dahil maglalagay, partner, ng mga solar panels dyan sa Laguna Lake. Uy, bakit? Ay, para makapag-generate ng kuryente. Oh, pero tama ba yun? Ayun na nga, itatanong natin mamaya sa Laguna Lake Development Authority sa pamamagitan ni May Dizon. May, saglit lang, magkukomersyal lamang po ko. Ang tanong dyan is, makaka-apekto ba ang paglalatag? Kasi ilalatag yung mga solar panels dun mismo sa lake. Parang nanukmukan ng laki ng Laguna. Sobrang laki po ng Laguna Lake. Ang daming bayan na sakop niyan, partner. Mula Laguna, Rizal, I think part ng Taguig is also sa gilid ng Laguna Lake. Marami yan. Maraming bayan at syudad. Pati ata, hindi ba Las Piñas ay Muntinlupa? Hindi ko lang alam. Muntinlupa ata is ano din na nasa periphery din ng Laguna Lake kasi yung tubig ng Maynilad, part of it, galing sa Laguna Lake. Tama. So, nuklukan ng laki po ng lawa na yan. So, lalagyan ng mga solar panels? Yes, lalagyan ng solar panels para makapag-generate ng kuryente. Naka-float. Nakalutang. Ayun na nga. Ay, mamaya tatanungin natin, ha. By Dizon ng Laguna Lake Development Authority sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Boses nagigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigonia. Gising! Gising! Pilipinas! Ang bagong Morning Tandem. Morning Tandem. Good morning! Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas!
parang namimiss ko yung mga pakain in these past few days. Nagpapakain sa atin. No, yung mga pa ano mo pa yung mga pa corned beef mo. Dapat meron tayong morning show to eh. E pa-uwi na ako, hindi na ako makakapagpakain. Sayang naman. Magandang umaga po kay Pagpag Filet. Oh, ayan partner ha. Pagpag Filet. Suki natin yan sa SRO. Ha? Good morning to my favorite. Back to work, work, work. Miss ko na po yung SRO from Von. O si Von pala Ay, si eh. Von. Ng Montalvan and Michael. O, na-miss niya na raw sa mga SRO. Si Michael. Mula kay Gorgeous Teacher. Yan. Good morning, watching from Japan. Ohayo gozaimasu. Sabi ni Mao, batin daw natin yung mga taga LLDA. Hi Mao, naka-monitor sila kay ano eh, kay my partner. Sige, meron ka pa. LLDA, wag po kayong monitor ng monitor sa amin. Magtrabaho din po kayo. Joke. For the interview lang ni Mai. Oh, kasi first time ma-interview ni Mai. Okay. Magandang umaga sa iyo, Ann Bustamante Calomarde. Humahabol pa ang ganda ng kulay ng mga damit combination ng background color. Thank you, Anne. Thank you. Si partner ko, tatawagin ko. Ano yan? Lolo mo? Andyan si Kabayan. Si Mai Dizon, ang Renewable Energy Project Coordinator ng Laguna Lake Development Authority. Hi, Mai. Good morning, ma'am. Good morning po. Yan. Ayan, yan pala si Maya. No? Ayan, Mai, sige, dress natin. She woke up like that. Ganda. Oo, ganda, diba? Uh-oh. Kasi, nag-issue ng statement yung grupong Pamalakaya. Although wala pa namang nailatag na mga solar panels doon, may mga tests pa lang, ano po. Pero ang sabi nila, hindi daw kasi sila nakonsulta. Ano bang totoo? May consultation po even before po ng notice of award. May consultation po sa LGU and sa local pharmacies po sa na masasakop yung mga lalagyan ng solar panels. So hindi anong, totoo na hindi totoo? Sila nakonsulta. Yun muna kasi muna yung issue. Tapos mamaya tatanong natin anong... Ano yun? Nakonsulta ba? Nakonsulta po. Yung Pamalakaya mismo o baka ibang fisher group? Kasi maraming fishermen's group dyan. Yung pharmacies po. Yung pharmacies po mismo. Ano ibig sabihin ng pharmacies? Yung Fisheries Aquatic Resource Management Council po. Yung so kasama council, dyan na nakapaloob na dyan yung iba-ibang mga grupo ng mga mangingisda. Yes po. Okay. Yung ay baka sinabi... hindi kasi kasali yung Pamalakaya dun. Yun na nga. Hindi kaya ganun, Mai? Hindi kasali yung Pamalakaya dun sa grupo? Mm-hmm. Pwede po. Pero, ayun po, since ang open fishing po ay LGU ang may sakop, and until now naman po nakikipag may discussion with the pharmacies and ine-explain sa kanila yung project, ay hanggang ngayon naman po may consultation and paulit-ulit for them to understand yung project. Ano po ba yung mga sakop ng mga LGU? Dami. Ng proyekto na yan? Simula Santa Rosa po kasi hanggang Paete yung masasakop nung... Pero portions po nung part ng lake ay masasakop nung solar project. Ano maraming bayan 'yon, hindi ba? Yung probinsya na lang may may probinsya ng Rizal, tama ba? Metro Manila, Laguna. Mm. Ano pang nalimutan ko? Laguna lang po, Laguna lang. Laguna. Laguna. Ah, hindi may part din ng Laguna Lake yung 'di ba yung Muntinlupa? Oh, kasi yes, po, part po ng may shoreline po ang Muntinlupa, pero for this project po, simula Santa Rosa hanggang Paete lang po yung po. Laguna Paete. Lang, yung nakakasakop. So, hindi sasagasaan yung Putatan. Doon kumukuha hindi yung po. Ano eh, yung Maynilad, yung tubig namin. Hindi doon. Pero parte pa rin ng lake. Kasi gano'n nga ba kalaki, Mai, ang Laguna Lake? Nasa 90,000 hectares po ang lake. And yung na-award po for this project ay 2,000 hectares. So, medyo nasa more or less 2% lang po ang 90,000 hectares, partner. Ngayon. Yung tanong ko kanina, partner, na sabi mo maglalatag sila ng solar panels doon sa tubig. Tama bang gawin yon, Mai? May mga studies naman po na sumusuporta doon sa renewable energy and since flagship project po ito ng government natin and actually granted na po siya noong March 2023 ng EO18. So, ayun po, to support din the DOE resource project po for renewable energy. Oo, pero hindi, pero kwentuhan mo kami, Mai, ano bang gagawin? Yeah. 'Di ba ang laki ng Laguna Lake, ano? Correct. Paano gagawin? Ilalatag yung
solar panel sa lawa? Paano ba? Kwentuhan mo kami. Actually po yung ang ginawa po or pinlano po ni LLDA ay itinugma po siya dun sa mga current fisher fish pens po natin ngayon. So may mga blocks po tayong tinatawag and sub-blocks na ang laki po niya ay 20 hectares each. And dun sa mga in-award po, per block po na nabid ay parang lumalabas po may 5 fish pen po. Kunwari po sa Santa Rosa, may 5 fish pen po ang laki. Pero ayun po, hindi naman po siya yung totally covered area since may mga access lane and makakadaan pa din po yung mga bangka natin sa gitna. Paano pa ang ano niyan? Kung inilatag nyo na yung mga solar panel, ano ang magiging epekto nun sa mga isda? At iba pa mga lamang lake, hindi lamang dagat, lamang lake ang arte ko. Actually po, may study po na nakatulong po siya na malessen yung evaporation and nagiging fishing breeding grounds ng mga isda po yung ilalim. And if that will happen po, we're sure na makakatulong siya for open fishing and dun sa mga isda din po natin. Para lang ma-imagine, Maya, no? Hindi po ito yung tipong yung buong lake kukulapulan. Oo so, nga, yun ang naisip ko. Hindi ni-imagine namin. Na. Paano nga yun, May? Yun po, may mga blocks lang po, may sub-block po tayong tinatawag which is 20 hectares po ang laki. And that 20 hectares po, hindi din po siya totally covered. May penetration pa din po ng sunlight. So, and may mga access lanes and access makakadaan pa din po, navigational lanes pa din po na hindi maaapektuhan ng solar panel. So, hindi siya makakaapekto sa mga mangingisda? Yun, no. Hindi po. Dahil, paliwanag mo. Sinusuportahan, yun naman po, naintindihan naman po ng authority ng LLDA yung kahalagahan po ng fisher folks natin. And ina-assure naman din po ni LLDA na yung mga mangingisda natin ay may kapalitan ng buhay or may garantiya na matutulungan pa din sila dito sa project na po. Eh, bakit merong madi-displace na mga mangingisda dahil sa proyekto? Just in case lang po dun sa mga current, pero hindi po siya, i-cover naman din po siya ni LLDA. And yung, yun nga po, may mga portion lang po na itatama sila dun sa current. Okay. Pero isa na lang ako dun sa mga ilalatag. Aquaculture zone ni LLDA. Ay, hindi pa pala siya tapos. Yung sa mga ilalatag nyo na solar panels, hindi yan... Paano yan makaka-apekto doon sa... Di ba meron tayong nakikita ng mga fish pen? Paano yun? Hindi po yung fish pens po natin ngayon, hindi po sila if ever po may tatamaan, ilalagay po ni LLDA sila sa tamang lugar or dun sa zone po talaga ng aquaculture natin. Okay. May tanong ano, siguro nagtataka ating mga kababayan. Bakit sa dinami-dami ng lugar, ba't dyan natin nila? Wala na bang ibang lugar? Wala bang ibang patag na pwedeng ilatag yung mga solar panels? Yeah. Ano ang rasyonal? Bakit dyan ilalatag sa lawa na yan? Ang first po is yung stable po ang tubig and since yun nga po may kakulangan po tayo sa supply ng kuryente as per DOE. So and flagship project po ito ng government. Ayun. So yan na ba yung pinakamaganda, pinaka-bright idea na sa lawa natin ilagay instead bakit of in the Nueva Ecija, may mga solar panels sa San Pablo, Rizal, maraming mga pwede. Solar panels pero sa lupa. Mas okay ba na ilagay sa tubig kagaya ng lawa? May mga studies din po kasi na less po yung current niya and yun nga, mas dahil stable po ang medyo stable po ang tubig and yun nga nagkakaroon na rin ng yung vacant lot para dun sa mga solar stable din naman yung sa bubong ko, May. Hindi ba? Ikta-iktarya yung kailangan. Sorry naman. Ikta-iktarya. Siguro, okay, pang wakas, May, is we need your assurance kasi yan. Naka-record naman ito, hindi ba? Oo. Baka sa kalaunan kasi magturuan tayo, magsisihan tayo. Please assure the fishermen
na hindi maapektuhan yung kanilang hanap buhay, yung kanilang pinagkakakitaan sa proyektong floating solar panels. Go ahead, ma'am. Opo, since nung last year po, since na-award po yung notice of award natin, LLDA, LGUs, and the developers naman po are in constant communication and discussion, consultation with the fisher folks and other stakeholders po na maapektuhan ng project. And lahat naman po nung detailed discussion ay dadaan sa ECC process. So currently po, yung mga developers natin ay nag-a-apply for ECC and madi-discuss po lahat ng issues and concerns sa public scoping. Ayon, pero kailan natin maaasahan na magiging operational na yung ganyan? Meron na, pilot lang. Ah, okay. Yung isang barangay sa Bae, di ba, May? Napuntahan ko yan eh. Nag-spill ako dyan, partner, sa gitna nung tumayo ako sa floating, nabasa yung sapatos ko eh. Ah, talaga ba? Yes, pero maliit pa lang yun. Kina Techi Capelian. Thank you, Maya. Maraming salamat. Thank you po. Oh, maraming salamat si Mai Dizon at sa nagko-coach sa kanya. May coach ka pala dyan, Maya. Pasalamatan mo naman. Oo. Si Mai Dizon po yan, ang Renewable Energy Project Coordinator ng Laguna Lake Development Authority. Maraming salamat. Oo, kasi kinuha natin, just to be sure lang partner, na kasi may reklamo ng mga mangingisda na hindi sila kinonsulta. Hindi sila nasabihan. So meron naman daw pong consultation. Up to now, meron naman mga consultation. Kung hindi po nyo alam, lumapit kayo sa LGU kasi yung LGU talaga naman ang kanilang kausap. Pero ang dulo niyan, ang bottom line niyan is dapat may assurance na hindi po maapektuhan ang hanap buhay ng mga mangingisda dahil ang lawa naman ay para sa mangingisda. Correct. Para marami-rami naman yung mga grounds na pwede pa nating paglatagan yan ay bakit sa lawa? Mm-hmm. Oh, di ba? Ay, wag na lang sa lugar naman. Sabi ni naka-monitor pala sa atin partner ang chairperson ng Energy Regulatory Commission. Oh, wow. I guess nga natin ito bukas. May baka may alam si ma'am tungkol sa mga kumagano ang baba ng iba't ibang electric cooperative. Ah. Mm. May demo project na floating solar sa LLDA. I visited na. Ako, ayun, napuntahan mo na pala. Ayan na! Tingnan mo naman. Wala ka kahapon, na-miss ka ng mga fans mo. Kaya kalaan mo, nagising na ako ng alas dos ng umaga. Alas dos? Hindi na ako nakatulog. Eh, ba't ka nagising nag-alarm? Bigla nag-alarm yung cellphone, tumawag. Nagising ka lang. Basta lang nagising. And then, nung bumalik ako, pagka jingle ko, wala na. Ayaw na matulog. Ayaw na matulog yung aking diwa. Ganun nga yun. Kahit pinikit mo yung mata mo, gising yung diwa mo, hindi ka talaga makatulog. Ay, alam mo, mag-inom ka ng, ano iniinom ng mga, ano yung supplement? Ayun, yun, melatonin. Effective ba yun? Melatonin. Hindi ko pa na-try. Ayaw pa lang maano. Effective yan. Oo. At saka, gigising ka sa gusto mong gising. Oh, yan pala eh. Ba't hindi ka uminom ng melatonin para nakatulog ka kaagad? Wala ako. Hindi ba yung melatonin yung pampaganda ng kutis? Hindi! Ay, mali. May iba yun, yung pangtulog yun eh, melatonin. O yung kulay violet? Sure. Kulay violet ba yun? Effective yun. Talaga? Tapos, hindi, yung bang hindi yung masakit ang ulo mo pag... Yung malalim ang tulog, okay. Hindi mababaw. Magigising ka rin, mag-alarm ka, gising ka. Tapos, hindi masakit sa ulo. Ayun. O, tingnan mo, partner, refreshed ang lolo mo. Yeah. Oh. You woke up like that. Thank you, bye. Matulog siya. Si Alvin ang Chico po ito. Mukhang matutulog siya. Si Alvin po ito. Doray po. Susunod na si Kamayan at si... Sino partner Joyce? Mo? Sino ba niyan dyan? Si Josie daw. Si Josie Katindig. Na nag-anniversary. Kami po magbabalik bukas dito lamang sa... Gising Pilipinas! Gising na! Gising na! Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!